Sasabihin lang sa iyo, yun ang mga banta sa seguridad, katahimikan ng taong bayan. Hanapin nyo sila, arestuhin nyo. Pag ayaw magpa-aresto, gawin nyo ang nararapat. Napakasimple. Wala nang pwedeng hingin pa sa akin yung bayan. Ilang beses ko nang tinaya yung buhay ko. Kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito. Sa Historiador. Historiador. Kung may gagawing pelikulang base sa true to life story, ay wala na sigurong mas ma-action pa sa buhay ni Gringo Hunasan. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa taong ilang beses nang nilagay sa napakadelikadong sitwasyon ng kanyang buhay? Gregorio Ballesteros Hunasan II, o mas popular sa tawag na Gringo Hunasan. Ipinanganak noong March 14, 1948 sa siyudad ng Baguio. Bago pa man naging senador noong 1995, ay naging koronel ng army si Gringo matapos itong mag-aral sa BMA or Philippine Military Academy. At patunay sa kanyang angking galing bilang estudyante ay ang pagkaloob sa kanya ng Class Baron Award. Ito ang pinakamataas na award na ipinagkakaloob sa pinakamagaling na estudyante ng PMA. Pero alam nyo ba na hindi ang pagiging isang sundalo ang unang pangarap ni Gringo na maging trabaho? Pero ayaw ko maging sundalo nung una. Gusto ko yung pare. So ang kausap mo sana ngayon si Senior, Bishop ka na siguro, Monsignor. Bishop. O kaya, rebel priest or something. 1971 nang magtapos sa PMA si Gringo at pumasok ito sa Philippine Army Special Forces Scout Ranger Regiment. Ito ang best of the best ng Army. Hindi lahat ay nakakapasok sa Scout Ranger Regiment dahil sa matindi ang pagsasanay dito, physical at emotional. Luzon at Mindanao ang sakop ng assignment ni Gringo. Sila ang mga tagatugis sa mga komunista at Muslim separatists. Dalawang beses nang masugatan sa labanan si Gringo sa kanyang assignment sa Libak Sultan Kudarat at Hulusulu. Habang nasa military noon, ay doon niya nakilala ang Noy Defense Ministry ni Pangulong Marcos na si Juan Ponce Enrile. 1974, nang ginawang Chief of Security ni Enrile si Gringo, ang ipagkatiwala sa iyo ang buhay at seguridad ng isang defense minister ng Pilipinas ay hindi madaling gawin. Pero nakuha ni Gringo ang buong tiwala ni Enrile dahil sa kanyang angking galing pagdating sa military strategy. 1986, dahil na rin umano sa basbas ni Enrile, ay bumuo ng grupo si Gringo kasama ang ilan pang mga opisyal sa AFP at tinawag nila itong RAM, o Reform the Armed Forces Movement. Ang misyon ng grupo ay pabagsakin ang pamumuno ni Pangulong Marcos. Hindi na isa katuparan ang balak nila Gringo dahil agad itong nalaman ng Administrasyong Marcos. Kaya't pansamantalang nagtago sa isang military headquarters na Gringo at Enrile hanggang sa nasalba ang kanilang mga buhay sa tiyak na kapahamakan nang mag-umpisa nang dumagsa ang mga civilians, media at kasapi ng simbahang katoliko para suportahan sila. Naging instrumento si Gringo sa pagbagsak ng Administrasyong Marcos. Sa taong ding yun ay binigyan ng parangal ng dating Pangulong Cory Aquino si Gringo. Ito ay ang Distinguished Conduct Star for the EDSA Revolution at Presidential Government Medal. Inappoint rin ni Aquino si Gringo bilang Head of Special Group ng Defense Ministry. Nabalot ng kontrobersya at korupsyon ang pamahalaang Aquino noon, kung kaya't hindi sang-ayon si Gringo sa mga nangyayari sa bansa hanggang sa nagrebelde ito sa pamahalaang Aquino at nagsagawa na naman ng kudeta August 28, 1987 nang magbakbakan ng puwersa ng gobyerno laban sa puwersa ni Gringo na RAM. Nag-utos si Gringo sa kanyang mga nasasakupang sundalo na atakihin ang ilang mga government installations, pero hindi umubra ang puwersa nila Gringo sa pamahalaan. Nakubkob ang kanilang mga sundalo, pero malapalos na nalusutan ni Gringo ang mga sundalo ng pamahalaan.
Hindi nagtagal ang pagtatago ni Gringo at nahuli din ito at ikinulong sa loob ng isang barkong pandigma ng Philippine Navy na nasa Manila Bay. Habang nakakulong, ay nakumbinsi ni Gringo ang kanyang mga bantay na sumanib sa kanyang pinaglalaban kung kaya't siya ay nakatakas. Pero kalaunan ay nahuli naman ito at ikinulong 1992 nang magwagi sa pagkapangulo si Fidel Ramos kung kaya't nabigyan ng amnistiya si Gringo 1995 nang tumakbo ito sa pagkasenador at naging kauna-unahang independent candidate in Philippine history na nanalo sa pagkasenado. Pag ginagabi ang anak niya, paano mapapanatag ang kalooban mo? Paano ka makakasiguro na ligtas siya? Dahil mayaman ka man o mahirap, anong laban ng anak mo sa mga rapist, kidnapper, drug pusher at iba pang mga tarantado? Kaya kung nanay at tatay ka, magtulungan tayo. Gawin nating patas ang laban. 2001, muling nanalo bilang senador sa Gringo kung saan naging isa na naman siya sa mga naging partisipante sa pagsuporta kay dating Pangulong Estrada na may balik sa pwesto matapos itong napatalsik sa pagkapangulo noong January 2001. 2003, inaresto at idinitain si Gringo sa utos ng Arroyo Administration sa aligasyong siya raw ang utak sa bigong Oakwood Mutiny na pinangunahan noon ng sundalong si Antonio Trillanes IV. Pero ibinasura ng korte ang aligasyon na yon kontra kay Gringo. Bilang senador, naging authored or co-authored si Gringo ng Decriminalization of Squatting, Extension of Rent Control Law, Increase in Agrarian Reform Fund, Clean Air Act, at Disaster Risk Reduction Act. Sadyang napakamaaksyon ang naging karir ni Gringo Hunasan mula sa batang gustong maging pare hanggang sa naging sundalo at bayani ng People's Power Revolution. Gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador.